Gagawa tayo ng Lecheflan Ube Donuts! Yes, eto ang inspired na Lecheflan Donut na sikat sa New York. Eto lang ay ginawa nating ube flavor. Ang unang gagawin natin ay caramelized sugar para sa ating lecheflan. Tunawin lang natin ang white sugar over low heat. Ang gamit ko ay round na cake pan pero pwedeng gumamit ng square or rectangle. Ayan, natunaw na siya, so ang gawin lang natin ay iset aside lang muna natin ito. Para naman sa ating lecheflan, kailangan natin ng whole eggs and maglagay din tayo ng egg yolks. And then, imix lang muna natin ito para mabasag ang mga yolks. Tapos, ilagay na natin ang ating condensed milk. At maglagay din tayo ng evaporated milk. And yes po, pwedeng gumamit ng fresh milk. And maglagay din tayo ng vanilla essence. And then, imix natin ito. Huwag natin siyang i-beat ha. Dapat circular motion lang yung pag-mix mo. And then, strain natin ito 3 to 4 times. At ngayon naman ay ibusan natin ang ating lecheflan mixture sa molde na may caramelized sugar. And huwag mong kalimutan na takpan ito ng aluminum foil. Tapos, takpan natin ito at isalang natin for 45 to 60 minutes over low heat. Para sa ating dough, kailangan natin ng all-purpose flour. Lagyan natin ng instant dry yeast, asukal, so white sugar, and then asin. I-mix na muna natin yan. Tapos, ilagay natin ang ating gatas, itlog. Ito naman ang ating melted na margarine. Pwedeng gumamit ng butter. Yan. And then, maglagay tayo ng ating ube na flavor and color. Ayan. I-mix natin ito ng mabuti. Of course, kung nakukulangan ka sa kulay, ay pwede kang maglagay ng violet na food color or purple. Nag-lightly grease tayo ng ating countertop or pwedeng sa table. Malinis na table dapat. Tapos, ilagay natin dito yung ating dough. Magmamasa tayo. Kung meron kayong mixer, syempre mas maganda. Syempre, hindi ka mahirapan sa pag-mix kung meron kang mixer talaga. Ito kasi talaga magmamasa kayo. Mano-mano, kumbaga. And dapat lightly grease din ang iyong mga kamay. Masahin natin ito until maging smooth at elastic yung ating dough. Pwede ka naman magdagdag ng harina kapag sobrang sticky ang dough. Mga 2 to 3 tablespoons. So, wag na masyadong sobra para hindi tumigas yung ating donut mismo. So, and mas maganda kung meron kayong scraper. Sticky tight kasi yung ating dough. So, may tendency talaga na didikit yung ating dough sa ating countertop. So, mas maganda na meron kang katulong pag panghasa. So, ayan. Ayan, smooth at elastic na ang ating dough. At para malaman mo kung okay na yung ating dough, kapag sinundot mo siya at nag-bounce back, meaning okay na si dough. So ilagay lang natin siya sa same bowl pero nag-lightly grease tayo. And then mag-lightly grease din tayo ng ating dough para hindi siya maging dry. And then takpan natin ito at i-rest natin for 45 minutes. So ilagay lang natin ito sa warm na area ng bahay. At kung malamig ang panahon, ay i-extend mo lang ang resting time. And after 45 minutes, eto na ang ating dough. At para malaman kung sakto na ang pagtubo ng ating dough, kapag tinusok mo siya at hindi na nagsara, it means okay na ang pagtubo ng dough. So ngayon, i-deflate na natin ang dough. So i-punch down lang natin. Ngayon naman, i-divide natin ang ating dough into 5 equal parts.
So, ang donuts na gagawin natin ay malalaki. Dahil malaki yung cutter ko ng leche flan. So, ang size ng donut ay magdidepende kung gano'ng kalaki ang leche flan. And then, bilugin lang natin ang ating mga kinat na dough. Tapos, paglagay lang tayo ng konting harina bago natin siya i-flat. Ayan, and then i-flat lang natin. And then, takpan natin at mag-final rise tayo for 30 to 45 minutes. At ayan, eto na sila, ready nang i-fry. And remember, dapat mainit na ang mantika bago natin ilagay ang ating mga dough. I-fry natin ito for 2 to 3 minutes or until magkaroon siya ng light brown na kulay. And huwag mag-overcrowd. And then, baliktarin natin para maluto ang top part. At kapag naluto na, hanguin ang mga ito and drain the excess oil. Tapos, palamigin natin ang mga donuts bago natin siya butasan. Eto naman ang ating leche flan. Eto ay na-chill ko na overnight. So, mas maganda talaga na i-chill natin yung ating leche flan overnight para firm. Ang gamit ko namang cutter ay egg ring. Kaya, medyo malaki siya. So, i-cut na natin ang ating leche flan. Again, kung may mas maliit kayong cutter or mold ng leche flan, ay pwedeng yun na ang gamitin. Kapag malamig na, lagyan na natin ng butas yung ating mga donuts para ma-shoot na natin yung ating ube filling and leche flan. So, ang gagamitin kong pang-guide ng ating butas ay itong ating egg ring dahil wala akong ibang cutter. So, kung meron kang ibang cutter, kung mas maliit nito ay okay din. Walang problema. Ito lang kasi talaga yung available. So, kaya malaki yung donut na ginawa ko. So, ayan. So, ito yung guide natin. Gamit lang tayo ng knife. Kunin natin yung top portion. Ayan. Tapos, i-push lang natin yan. Ngayon naman ay maglagay tayo ng ating ube halaya. Ayan, so ilagay na natin yung ating leche flan sa butas. Ayan. Yeah, so medyo matangkad yung ating leche flan. At ayan, eto ng ating maganda at malinamnam na leche flan ube donuts! Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Oops! Di ba gumawa na tayo ito noon pero ano yun, plain lang. Tapos ang ating palaman instead of ube ay yema spread. Oo. Masarap din yun. Kaya eto, I know masarap din to. Ube and leche flan. Diba? So, ayan. Tikman na natin. Yung donut talaga natin mismo ay malambot. Eto talaga yung nagustuhan ko sa recipe natin ng donut. Kaya prefer ko talaga ang sticky dough na recipe dahil malambot yung ating donut. And sa palaman, kung ayaw nyo o hindi kayo makahanap na ubi halaya, ay pwede naman na yema spread ang gamitin mo. Yema frosting, yema spread, pwedeng-pwede. Pero eto, diba, maganda, ube and leche flan. Ay, nako. And maganda to idagdag sa negosyo ninyo dahil unique siya. Sa ano naman, sa size ng leche flan, pwedeng hindi ganito kalaki, pwedeng mas maliit. Yung cutter ko lang kasi ay malaki, pero syempre, kung meron kayong mas maliit na pang-cut, yun na yung gamitin mo. Pwede talagang mas maliit pa nito, siguro mga kalahati ng ating bilog. And sa size naman ng donut ay pwedeng mas maliit. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap.
Ang nagawa natin ay 5 pieces. Ang cost per yield ay 39 pesos and 50 centavos. Pwede mong ibenta ng 60 pesos ang isa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!